Hello guys! Welcome uli sa ating channel. Heto na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. So ang pag-aaralan natin sa videong ito ay ang tungkol sa one-way slab at saka sa two-way slab. Ang pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab. So panoorin natin guys magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Sigurado ako marami kayong matututunan sa videong ito. Tara panoorin natin. Okay, so bago natin pag-usapan yung pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab, guys, pag-usapan muna natin kung ano yung slab. So itong slab, guys, ito yung sahig na konkreto na karaniwang nakikita sa mga bahay at gusali. So ayun yung slab, guys. Okay, so punta tayo sa unang pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab. So, yung one-way slab, meron siyang dalawang biga o beam sa mahabang gilid. Samantalang yung two-way slab, meron siyang apat na biga o beam sa apat na gilid. So, ayun yung unang pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab, guys. So, punta tayo sa pangalawang pagkakaiba. Okay guys, punta tayo sa pangalawang pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab. Yung ratio natin, haba divided by lapad, is greater than or equal to 2. Kaya kung yung slab natin, no, may sukat siya na lapad na 2 meters, ang haba niya e 4.5 meters, so ang ratio niyan guys, haba lang, di-divide natin sa lapad. So, ibig sabihin, yung ratio is equal to 4.5 meters divided by 2 meters. So, ang answer dyan, guys, bali 2.25 ang answer, no? So, bali ang slab na ito, since mas mataas siya sa 2, one-way slab ito. Okay, so punta naman tayo sa two-way slab, guys. Punta naman tayo sa two-way slab, guys. So, ang ratio is equal to haba divide lang natin sa lapad is less than 2. So, ibig sabihin, two-way slab yan, guys. No? So, kung ang slab natin na meron siyang lapad na 4 meters, tapos meron siyang haba na 4.5 meters, ang ratio, guys, is equal to haba divided by natin sa lapad. So, ang ratio natin, 4.5 meters, di-divide natin sa 4. Ang answer dyan, guys, 1.125. So, ibig sabihin, mas mababa ito sa 2. So, ang slab natin na two-way slab ito, guys. So, punta tayo sa susunod na pagkakaiba. Okay, so punta pa tayo sa ibang pagkakaiba. So, ang one-way slab, nabe-bend siya along short direction, in cylindrical shape. Samantalang ang two-way slab naman, nabe-bend siya in both direction, in saucer shape, or hugis platito. So, ayun yung iba pang pagkakaiba ng one-way slab sa two-way slab. Okay, ang huling pagkakaiba sa bidyong ito, ang main bar ng one-way slab ay nakahanay sa maiksing direksyon. Samantalang ang main bar ng two-way slab ay nakahanay sa magkabilang direksyon. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko at pakishare na rin itong video ko kung makakatulong sa mga kaibigan nyo, kamag-anak. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.